Unahin natin kumustahin ang bentaha ng mga pang-medianoche gaya ng 12 bilog na prutas na pinaniniwala ang may dalang swerte. Tumaas na kaya ang presyo ng mga ito? Makibalita tayo live kay Mark Bonggat ng GMA Bicol. Mark, makiunti-unti na ngang sumisigla ang bentahan ng prutas dito sa Naga City. At ngayong besperas ng bagong taon, nagsimula na rin tumaas ang presyo ng ilang prutas dito sa Naga City. 10 to 15 pesos bawat kilo ang tinaas nito dahil apektado do itong mga panagtitinda dito sa Naga City na kanilang mga suppliers dyan galing sa Manila. At sa buong bansa, mabenta na rin ang mga prutas. Tuloy-tuloy na rin ang bentahan ng prutas sa Divisoria sa Maynila. Tumaas na ang presyo ng ilan sa mga ito. 150 pesos ang kada kilong seedless grapes at longkan. 50 pesos ang isang kilong kiat-kiat. Kung bibili naman ng black grapes, maghanda ng 200 pesos. 20 pesos kada peraso ang iba't ibang klase ng mansanas pati sun-kissed. Meron din doong 3 for 50 pesos na lemon. Kung chico dalandan ang gusto, 40 pesos ang kada kilo nito. Ang suha, 100 pesos kada piraso. At ang melon, 30 pesos naman. May pagtaas na rin ang presyo ng mga prutas sa Binondo. Naglalaro na sa 60 hanggang 80 pesos ang pinya. Ang pakwan, 200 pesos per piece. 60 pesos ang isang peraso ng melon. 100 pesos naman ang honeydew. Di mawawala ang kiat-kiat na 50 pesos ang isang net. 3 for 50 pesos naman ang peras at apple. Ang kada peraso ng orange, 20 pesos. Ang ubas, 180 pesos ang kada kilo. Abala na rin sa pagbebenta ang mga nasa hile-hilerang fruit stand sa Davao City. 200 hanggang 300 pesos ang benta sa kada kilong ubas doon. Ang orange, 25 pesos kada kilo. Ang kiat-kiat, 100 pesos ang kada balot. 10 pesos naman ang per piece na peras habang 25 pesos ang mansanas. Toon-toon, tradisyon na ang paghahanda ng 12 peraso ng mga ito sa pagkainan na pinapaniwala ang magdadan ng swerte at kasaganaan sa bawat buwan. Mark Mackey, sa mga oras na to, marami ng ambulant vendors dito sa sentro ng Naga at sa palibot din ng Naga City Pupus Mall. Itong pinakamalaking pamilihang bayan dito sa Naga City. At pagdating naman sa seguridad, sinigurado ng mga kapupulisan dito sa aming lungsod na magiging safe itong lahat ang mamimili dahil nakapalibot daw itong kanilang mga tauhan dito. At saka mamaya inaasahan din na mas kakapal pa ang mga tao dito sa Naga City para mamili. Mark Mackey. Tamat sa'yo, Mark Bonggat mula sa GMA Naga.